This episode contains some sensitive matters and parental guidance is advised. The opinion of the guest does not reflect the opinion of the host and of this channel. We ask for your kindness and respect. Thank you. Hello there, sweethearts, and welcome to our channel, Sweetheart Ina Rabina Dahilig. If you're new to our channel, please don't forget to like, share, and subscribe. And of course, click the notification bell for more updates on our newest videos. Hindi ko nga po na-imagine na dadating ako sa punto na today po ay tayo magkakaroon ng pagkakataong ma-interview siya. Pero tayo po ay napagbigyan ng parang hinding-hindi na po tayo hinindian, hindi po tayo napahiya sa ating paanyaya, at hindi ko na rin po papatagalin pa. And the very reason why I'm having her here on our channel, kasi po talagang alam ko, lalo na sa panahon ngayon na ang dami-daming nagiging hopeless, helpless, sumusuko agad. Pero bibigyan ko kayo ng isang tao na talaga naman po nag-uumapaw sa inspirasyon na ibibigay sa atin, na ibabahagi sa atin. Kaya eto na po ang atin pong bisita po today. Walang iba kundi si Ms. Sarah Balabagan Sereno. Maraming salamat, Ina, at magandang araw sa inyong lahat, sa lahat ng mga viewers mo. Salamat sa pag-imbita mo sa akin. Ms. Sarah, kamusta ka ngayon? Yung kasalukuyang estado mo sa buhay, kamusta ang lahat ng aspeto ng buhay mo? Well, sa ngayon, of course, bukod sa malaki na ako, lumaki na ako. Si Sarah, munting princess. Hindi na munti. At sa katawan, sa size, lumaki din talaga ako. Dati small ako, ngayon large na. Sometimes extra large pa nga eh. But hindi ako nahihiya sa size ko ngayon because I'm happy and I love food. Lalo na bulan na nandito ako sa Amerika. Dito talaga ako natutong magluto. You know, I was encouraged by my mother-in-law dahil ang galing-galing niya magluto. At syempre, iba talagang buhay dito sa Amerika. So, na-force ko yung sarili ko na matutong magluto para sa pamilya ko, no? At the same time, I'm happily married, thank be to God. Napakabait at very supportive ang asawa ko. Kailan lang this year we launched yung aming non-profit organization, yung Sarah Balabagan International Missions, or SBIM. So what we do is we organize, we produce sa mga programs, shows. So ngayon meron na akong 5 shows na pinoproduce with the, of course, partnership ng PHLB Radio, nakabase siya sa Las Vegas. So dun sa 5 programs na yun, I have 3 doon na ino-host ko, and then the rest, yung isa ay sa program ko, Oras ng Panalangin, na kung saan ini-invite ko iba-ibang mga pastor para mag-host, mag-share ng Word of God, mag-pray. And then yung isa naman is Moments of Reflection with Pastor Noel, which is siya po ay isa sa mga board member namin sa SBIM. And then yung tatlo is Sari-Sara, which is yun ang unang-una kong naging programa with PHLB Radio. And I have a Kumares Walang Iwanan na kung saan may mga co-host ako, yung kasama ko si Emlyn Olfindo Santos, na based naman sa Philippines, isa siyang actress, singer, theater actor. At the same time, isa sa mga co-host ko ngayon sa season na to ay si Attorney Eileen Dizon, which is based naman siya sa Houston, Texas. So it's a Christian talk show. We talk about life, anong connection ito sa buhay natin ngayon. So yun ang pinagkakabala. And then yung isa naman programa ko, Kumusta Kabayan, na ang co-host ko naman doon, kasama ko naman si Luby Roa, na based naman sa Portland, Oregon. Yung Kumusta Kabayan naman, yung design naman yun, ang team naman natin is para public service para sa mga kababayan nating OFW at sa pamilya nila.
At meron tayong 9 correspondents sa iba't ibang bansa para magbigay ng update sa kanilang kung saan sila bansa. But of course, kung sino yung pwede, minsan kompleto kami, minsan kung ilan sa kanilang nakakapag-live o nakakapagbigay ng report dahil sila ay, lahat sila ay mga OFW. So yun ang mga pinagkakabalahan ko ngayon sa buhay ko dito sa Amerika. In fact, naging ano pa nga to itong pandemic dahil lahat ng to na-create no, during pandemic na pwede palang mag-program, di ba? Nagamit-gamit lang ay Zoom. Kahit saan bansa, iyong magiging guest ay pwedeng-pwede. So, naging a blessing and in a way, but of course, hindi tayo natutuwa sa mga pangyayari, especially sa naranasan natin sa pandemic dahil maraming nawala ng pamilya dahil dito sa pandemic na to. Isa na doon yung kapatid, asawa ng kapatid ng husband ko na nasawi dahil sa pandemic na ito at yung iba pa namin mga kakilala. So but praise God dahil you know kumbaga tayo mga Filipino madali tayo makahanap ng paraan sana kahit sa negative na sitwasyon pwede tayong nakikita pa rin natin kahit paano yung positive na side na pwede nating gawin. Kumbaga hindi tayo basta madaling sumuko. Correct, yung minsan pasuko ka na. Palalaglag ka na may kumakapit pa rin kahit ako talaga Ang SBIM ay yun kasi ang mission namin Ina yung mag-produce, mag-organize ng mga events at mga programs. So yun ang ginagawa ko ngayon. And now I just started women's group na in process na lang para maging official siya, yung Women of Courage International. So yung Women of Courage naman ay isang mga kababaihan na kami nagsama-sama. Sa ngayon ang ginagawa namin ay Bible study kami, nag-fellowship via Zoom. So international to kasi galing sa iba't ibang bansa din yung iba naming mga kasama. But and then of course we're looking forward na kapag naging official na ito, which is pinaprocess na namin with our legal consultant na isang lawyer, magkakaroon kami ng may mga project kami na future plan na gagawin namin with the Women of Courage. Ako personally, naniniwala ko lahat tayong may kwento, di ba? So, yung kwento mo, kahit hindi man kasing grabe nung kwento ng buhay ko, but yung kwento mo, may na-experience ka na hindi ko na-experience na kapag senior natin ay kabaring kapulutan ng aral o encouragement sa iba o maging inspiration sa iba o kaya naman ay maging warning sa iba, di ba? So, yun ang nakikita kong kung bakit na encourage ako to create na mga programs sa like sa Sari-Sara. Kaya Sari-Sara dahil anything, kahit ano, pwede namin pag-uusapan doon sa program na iyon. At nabanggit mo nga, Miss Sara, na yung kwento mo, posibleng hindi naman naging kwento ng buhay ko at yung sa akin, vice versa. Kumbaga, yes. At dahil nga yung kwento mo ay kakaiba, kaya yun ay gusto nating ibahagi. Like 24 years ago, around that time, when you were 15 years old, probably I was 17 kasi 2 years older. So nasa college na ako and high school ka lang siguro noon kung nag-aaral ka man noon. Kayo ay supposedly 14 na magkakapatid. Tama ba? Kasi 13 kapatid dapat, di ba? Yes. So pang 14 ka. Pero not everybody survived. Yes. 6 lang. Mm-hmm. So doon pa lang, pang ilan ka dapat kung buhay lahat yon? So pang ilan ka? Doon sa 40 na yon, pang 7 ako. Pero siya 7 naman na natira na buhay ngayon, pang 4 ako. Yung kwento mo na nag-abroad ka, naging OFW ka at a young age, bakit hindi yung panganay ang nagpunta? Bakit ikaw? It's my personal decision. Yung panganay namin kasi lalaki. So, siyempre, somehow sa pamilya namin, dahil naisip ko nga bakit nga hindi siya yung ano. But iba kasi yung
sabi nga nila kapag lalaki, yung iba, ha? Iba yung priority nila, di ba? So iba talaga yung priority ng ano. So ako naman, dahil nakita ko yung hirap ng buhay namin at yung hirap ng buhay ng mga kapatid ko maliliit, ako nga, hindi ako talaga, as much as possible, ayokong tumira sa amin. Dahil ayoko maging pabigat, another pakakainin pa, di ba? Parang ganun ba ang nasa isip ko. So ang ginagawa ko, nagigitira talaga ako sa mga kamag-anak namin. Tapos para at least makakatulong ako sa nanay ko kapag binibigyan ako ng pera. Yung ganun ba? Kaya nung after grade 5, wala nang gustong tumulong sa mga kamag-anak ko dahil yung mentality ng mga kamag-anak ko na pag grade 6 daw, magastos dahil na may mga project, kung ano-ano mga babayaran, di ba okay. Mga ganon. So, parang sabi na, hindi namin kaya. So, hindi ako nakapagpatuloy ng grade 6. And then, dahil doon, naging uso naman sa lugar namin, 1994 especially, yung mga minor na nag-a-abroad, nag-a-apply. So ako naman, akala ko talaga kalakaran. I mean, wala akong alam sa mga ano. Akala ko talagang normal o legal talaga yun. Ano. May mga kamag-anak o kapitbahay kami, naman kami na nakakauwi na maayos. Ano. Nung nakita ko yun at nalaman ko na yung recruiter na kamag-anak din namin, parang nalayo nga lang, na naghahanap na naman ng mga applicant, isa ako sa nagpresenta na sabi ko gusto ko mag-apply. Pero ang problema ko, wala akong perang pang paggawa ng passport, wala akong perang pamasahe papunta Maynila. Yung mga kailangan bayaran ba? So nagkasundo kami na sila nang bahala sa lahat, no? Magbibigay lang ako ng picture ko, tapos sila nang bahala mag-process ng lahat. Pero in return, sa 2 years na kontrata ko sa Middle East, kumbaga, 8 months doon ay ibabayad ko sa kanila. So, yung tinatawag nila na salary deduction. So, hindi lang naman ako ang ginano nila, marami. Kumbaga, yun ang SOP na nila yon. Yes. Kung wala kang pambayad, wala kang pera, so kami sila nang bahala. Pero in return, ganun nga, no? So, ako naman, yung isip ko, okay lang yun kasi at least parang stepping stone, di ba? At least makapagtrabaho ako. So, hindi alam ng nanay ko nung una kong kinausap yung recruiter. But later, sinabi ko sa nanay ko, but nanay ko, hindi siya pumapayag. Ano, dahil nag-alala nga siya, dahil bata ako, gano'n. Pero talagang na-convince ko yung nanay ko. Kasi nga, since parang, somehow parang akong independent eh. Independent na mag-isip, independent ako sa mga ginagawa ko. Hindi ako napigil ng nanay ko. Nakumbinsi ko pa rin si nanay ko na payagan at suportahan na lang ako. Kung yung nanay mo tumatanggi, pero kumusta yung tatay? Pumapayag siya? Yung father ko, ay nalaman na lang niya nung may visa na ako, nung paalis na ako ng papuntang Maynila. Of course, ang tatay ko ayaw din niya. No? Pero again, as I said kanina, talagang ako kasi... dahil palibasa lumaki ako parang independent. So, kung kapag may gusto akong gawin, talagang determinado ako. Kumbaga talagang decidido. Ibig sabihin, decidido na akong gagawin yun. Kaya, in short, hindi nila ako napigilan. And one night lang ako nagstay sa Manila. And then after that, yun na, hinatid na ako sa ating international airport. At doon ko lamang nahawakan yung passport ko at nalaman ko na dinaya nga yung edad ko sa passport. Dahil imbis na 14 years old, because I was 14 years old at that time. So imbis na 14 years old, ang inilagay nila ay 28 years old. Mukha ka na bang 28 noon? Parang hindi naman. Ang bata-bata ko pa noon. So hindi na na-question yon. Well, kasi ang nangyayari kasi dati, 'di ba, hindi naman masyadong mahigpit ka, hindi katulad ngayon, ano? Dati may mga nag-guide sa amin sa airport. Tapos 'di ba by numbers ang ating mga immigrations, 'di ba? Kapag pipila ka na by numbers 'yan. So, sinasabi sa amin which number lang kami pwedeng pumila. So, ibig sabihin, of course, now, I realize, kung sino yung nakaupo doon, yun ang kausap nila. Kaya, nakakalusot yung mga katulad ko noon, na kahit minor, kahit alam, halata sa mukha nila na bata pa, hindi totoo yung edad, you know, but nakakalusot kasi nga, kausap na nila. Kaya, thank God, sa panahon natin ngayon, naghigpit na ang ating sa immigration, especially yung ating pagkuha ng passport, mayroon ng personal appearance, and then kailangan yung birth certificate mo, kailangan authentic siya na from NSO, hindi ka dati kahit magpagawa ka lang, kaya totoo hindi, di ba? Kaya madaling nakakapagpagawa ng faking passport noon. Yung mga OFW dati,
paiba-iba na lang sila ng pangalan. Direkto lang eh, no? Oo, kasi nga, madali lang nakakakuha. So, thank God, kahit pa paano may pagbabago naman ngayon. Oo. So, sinasabi mo na luluwas ng Manila. So, saan ka ba sa atin sa Pilipinas? Saan ka? Wala, kami ay sa Sultan Kudarat, Maguindanao. Yeah. Doon ako pinanganak at lumaki. So, nung nakarating ka na ngayon, wala kang halong kabana. Naku, aba, tama ba ito naging desisyon ko? Umalis ako ng Pilipinas kay bata ko. Kumbaga, minsan kasi ang lakas natin ng loob sa una. Pero pag nandun na, ano ang pakiramdam nung, eka, nasa eroplano na ako, tapos dumating ka na dun sa Abu Dhabi, tama ba? Ako more on excited ako. Excited ako dahil akala ko yun na yung umpisa ng katuparan ng pangarap ko na makatulong sa pamilya ko. But of course, nung nasa airport ako, syempre, aanga ka dahil na, hindi nga ako nakakalabas may sa lugar, probinsya namin. Alam mo yung ganun. So, pero ang ginagawa ko na lang, ginagaya ako, nag-observe ako. Kasi observant ako, so tinitingnan ko na lang yung mga kasamahan ko na mga kasama ko sa aeroplano na alam ko nang, alam mo yung sanay na magbiyahe. So, ginagaya ko na lang kung ano yung ginagawa nila. Even yung pagsuot ng seatbelt. So, pagdating ko sa bahay ng employer ko, of course, may kaba kasi hindi mo alam kung anong, paano yung, ano yung mangyayari pag nandoon na. But again, somehow kasi nga nakafocus ako doon sa pagtulong sa pamilya ko. Yun yung motivation ko eh. Nag-motivate sa akin na ganong kalakas yung loob ko na mangibang bansa kahit bata lang ako or I was only 14. Nagpapasalamat ako dahil meron akong nadat na isang Filipina. Yun yung katulong ng employer ko, napapalitan ko. Pero dahil more than 2 years na siya o 4 years na, then kaya kailangan na niyang umuwi o gusto na niyang umuwi ng Pilipinas dahil may pamilya siya dito, no? But bago siya umalis, yung nga sinabihan ako, no? At first, sabi niya, 14 years old ka lang pala, buti pa, sabi niya, magdelikado ka dito, magpalipat ka ng ibang employer. Pero, siyempre, nung sinasabi niya sa akin, hindi ko masyadong nag-gets, bakit ako delikado dito? Alam mo yung gano'n? Doon naman, pag nandun ka na, kung ikaw ay isang domestic helper, pag nandun ka na, hindi ka basta-basta makakapag-request ng lipat ng employer dahil ang mga ahensya naman doon, siyempre, gusto nila tumagal ka muna. Di ba may provision, at least 3 months sa employer mo para wala silang panagutan na sa amo. So, kung babalik ka na, hindi mo pa natatapos yung provision mo na 3 months, ang mangyayari sa'yo, sasaktan ka ng ahensya, yung may-ari ng agency, na which is nangyayari yon, marami. Hindi lang ginagawa sa Filipino, kundi maging sa iba pang lahi din na binabalik ng employer. So, of course, yun nga, wala akong alam, hindi ko nag-gets ko ng iba. Hanggang ma-experience ko nung after 2 weeks na doon na nag-start yung amo ko na, of course, noong una muna, binigyan ako ng pera. But tinanggap ko naman, hindi ko naman, dahil first time ko maghawak nilang dirhams, ang pera nila, no? Ano pa, hanggang ngayon, hindi ko pang alam kung magkano yung talagang inabot niya sa akin, ano? Kasi nga, binalik ko din dahil na, nung pagkuha ko, sabi ko, thank you, Baba. Baba means father sa Arabic. So, nagta-thank you na ako sa kanya. Bigla niya akong minawakan sa isang kamay. Sabi niya, halika na, niyayaya na niya ako sa kwarto niya. Tapos, nagsisenya siya ng basto. Sa ating mga Pilipino, alam na natin yung kung ano yung senyas na yun. So, nagulat ako. Sabi ko, no, kaya nga, una kong word na natutunan talaga sa Arabic is la means no. Tapos, binalik ko yung pera sa kanya. Nahulog pa nga eh. Itong amo mo ay biudo, tama ba? Yes, biyudo siya. Pero may anak siya. Yes, meron siyang mga anak. At doon sa bahay niya, 4 yung lalaking anak niya na nakatira with him. Tapos meron yung asawa ng anak niya na panganay, nakatira din doon at may 2 apo. So, itong sinasabi mo after two weeks since you got there. Yes. Ganamang nangyari. Sige, tuloy mo yung kwento mo. Binigyan ka pera, inaaya ka sa kwarto. So yun, binalik ko. So kaya sabi ko no. And then yun na, nagpumiglas ako. And then nung nabitawan niya ako, takbo na ako sa kwarto ko. Doon na ako nagkulong. Doon ko lang nalang naisip na ito pala yung sinasabi ni ate na delikado ako dito. And then paano ito nagpatuloy? So paano yung ginawa mong defense para sa sarili mo? Siyempre, yung passport ba? Hindi mo siya hawak o hawak mo?
No, hindi nila, ano, hanggang ngayon ang mga OFW ay hindi nila pwedeng hawak diba? Ng mga passport. Na, which para is hindi ka basta nakakaalis, di ba? Yes, oo. Yeah, so, tama. Ano lang nasa isip mo noon? O sige, naisip mo, o, ito pala yung sinasabi ni ating delikado. Pero, paano ka na nakakakilos? Because you got there, you were so excited to start. This will be the start of my new life. Makakaahon kami sa hirap because of, you know, yung kikitain mo, papadala mo sa Pilipinas. Pero eto na. Meron na ba ang isang Sara na malakas ang loob, na excited? Kinabahan na ba? Ano na? Ano na nabuo? Of course, yes. Yes, of course. Dahil naisip ko nga na yun na yung pala yung sinasabi ni ate na kaya pala delikado ako dito. So, syempre, tuloy-tuloy pa rin dahil hindi ka pwedeng tumanggi na hindi mo gawin yung responsibility mo, no? So, ako, talagang diretso pa rin kung anong gawain, responsibility ko bilang katulong nila, ginawa ko pa rin. Pero maingat na ako, yung mailap na ako, as in, ano na ako. Kaya, kaso lang, yun nga, minsan kung halimbawa nabutan ako sa kusina, no? Kung saan niya ako mahawakan, hahawakan niya ako. So, sa puwet, kung saan, ano. Kaya talagang, para ako nakikipalam yung patentero. So, na I make sure na hindi niya ako mahawakan. Ganun ang sitwasyon ko. Kaya, ang hirap because, syempre, homesick ka na. Number one, nakalaban ng isang OFW. Yung homesick. Pangalawa, pagod ka na. Puyat ka pa dahil doon. Pag hindi hanggang hindi sila tulog, hindi ka pwede matulog. You know? Tapos maaga ka magigising because kailangan prepare mo yung mga kanilang mga breakfast and everything. Mahirap. Emotionally, physically pagod ka. Emotionally, at the time, I feel harassed na ako. And then mentally talagang disturbed ka na wala kang peace of mind. So ang hirap nung ganun sitwasyon. Question. Pero allowed ba kayo na tumawag overseas? Kunyari, pwede kang tumawag sa Pilipinas, sa pamilya mo, magsumbong. Meron ba ganun? No. Hindi ka pwedeng tumawag. Dati naman, wala pang mga cellphone. Hindi pa katulad ngayon. Okay. Ano, walang, hindi ka pwedeng tumawag. Sa agency nga, hindi ka pwedeng tumawag. Unless na papayagan kang tumawag sa ahensya. So, wala. No, walang ano yun. Hindi ka pwedeng ano. Unless na magkaroon ka ng chance na makausap mo yung ahensya mo. And then, you can tell them kung anong sitwasyon mo. So, itong parang naging normal na nangyayari ay nagpatuloy hanggang kailan? Hanggang nung time na inooferan naman niya ako na this time alahas naman. But of course, tinanggihan ko ulit. So, doon siya sobrang galit na galit na. So, dinrive niya ako sa ahensya, tinawag niya ako sa ahensya. So kinuha ko nung agency ko si Mahmoud Alfara, and then yun na galit na galit sa akin si Mahmoud Alfara, yung aking ahensya, dahil yun nga, bago lang ako, so bakit ko ano. So sinabi ko sa kanila kung ano yung totoo, na kasabi ko ilipat na lang ako sa ibang employer, kasi nga yung amo ko inofferan ako ng pera. Ang kapalit nun, may gusto siyang mangyari. Pero sobrang galit sa akin yung agency ko nga. No, kasi nga, ang ano doon, pag sinauli ka, nagreklamo ang amo mo, you know, sasaktan ka talaga eh. So ako talagang sinisipa ako nung ahensya, but thank be to God, nakakaiwas ako dahil maliksi ako, kumilos. Ano. So nakakaiwas ako. Pero may nakikita ako na talagang bugbog sarado na ano, sinasauli na employer habang nandun ako sa agency na yan. So nung hindi ako tama-tama anong aking ahensya, so sobrang inis niya sa akin, ang ginawa niya, nilagay niya ako sa kulungan ng kambing. But salamat dahil sa Diyos, dahil nung nilagay ako sa kulungan ng palubog na yung araw. So just imagine, disyerto yun. Kung nataon na tanghaling tapat, ang init, so ang hirap. But after few hours, doon na ako, kinuha ko uli ng ahensya ko. Tapos din-drive ako, inatid ako ulit sa bahay ng amo ko. But habang mag-drive, sinabihan ako na, yun na, gawin mo na lang yung gusto ng employer mo para mawala ng problema. So doon ko na-feel na talagang, alam mo yung para ka na sa impyerno, na wala kang kakampi. So sabi ko, wow, ganito pala ang ganito. So ang sitwasyon dito. Nung si pagdating namin sa bahay ng employer ko, pinapasok na ako sa loob ng bahay, yung amo ko sobrang galit dahil nalaman na niya na sinumbong ko siya. So sobrang galit niya habang nasa loob ako ng kwarto ko. Doon niya ako unang pagkakataon na pinasok, at yun, binugbog niya ako dahil nagalit siya.
habang binubugbog niya ako, dahil yung kwarto ko doon, walang bintana, walang diretso pinto. Parang bodega yon eh. Habang binubugbog niya ako, doon niya, o doon ko na, ano na, na itulak ko siya. Kaya nakatakbo ako palabas, tapos nagsumbong ako sa isang anak niya. Mm-mm. At habang umiiyak ako, so kahit pa paano naman pinagtanggol naman ako nung anak niya. Pero yung amo ko, dahil sa sobrang galit pa niya, hindi pa rin matanggal, ano, talagang nagsisigaw pa rin siya. Natakot na ako, no? Ang ginawa ko, kinuha ko yung gamit ko, and then lumabas ako ng bahay, tumakbo ako doon sa kapitbahay na mayroong dalawang Filipina din nakatulong. So humingi ako ng tulong sa kanila, at with the permission of ng kanilang employer, tinanggap nila ako, tinulungan nila ako. Tapos, doon ako tumuloy for ilang days or weeks yata yun. And then, nung nalaman ng amo ko, kasi nakita ko ng bunsong anak niya, in fact, inabol pa nga ako habang papunta ko doon sa kapitbahay. Kaya alam nila na nandun lang ako. Dinimand nila na ibalik ako or else kakasuhan yung dalawang Filipina, pati yung employer. Bawal kasi yun eh, dahil bawal sa parang, ano doon na yung mag-take in ka ng parang consider akong runaway. Yes. Para hindi ma-introuble yung dalawang Filipina, ayaw ko naman sila ma-deport, ano, dahil may pamilya sila sa Pilipinas. Mm-hmm. So nag-decide ako na bumalik na lang with the plan, kasi nag-uusap-usap nga kami, eh nagustuhan ako ng employer niya. Dito ka na lang sa akin magtrabaho, so umuwi ka, uwi ako, tapos pag-uwi ko, tutulungan nila ako makabalik doon na doon sa employer nila. So, I don't know paano nila, pero yun ang napag-usapan namin. Mm-hmm. Kaya may plano ako. So, magtatrabaho lang ako ilang months hanggang makaipon ako ng pamasahe ko kasi hindi si shoulder ng employer ko, hindi si shoulder yun ang ahensya ko. Mm-hmm. So, kaya ako nag-decide na bumalik. But of course, pagbalik ko, mga ilang weeks, talagang matindi yung hirap ko dahil nga, ayaw nila ako makitang, especially yung amo ko, no? Nakaupo, kaya tapos yung trabaho ko, kailangan dire-diretso lang, tapos yung talagang puyatan talaga, grabe. So, ang hirap, nahirapan ako hanggang dumating na yung, tapos yung first sahod ko, hindi ko natanggap dahil kinuha ng ahensya ko doon dahil sabi naman niya sa akin, kailangan bayaran ko siya ng 3 months. Okay. 3 months sa recruiter ko, 3 months sa agency ko doon sa Alain. So again, wala akong magawa dahil yun ang ano nila eh, no? So hindi ko na experience na tumanggap ng sweldo, hindi ko na experience magpadala sa pamilya ko dahil nangyari na yung insidente. So July 1994 nung mangyari yung incident. Pang ilang months mo sa akin? 1 month and 2 weeks lang eh, dahil umalis ako ng Pilipinas May 29, 1994. Nangyari yung July 19, 1994. And then yun na. Oh my God. So, i-ano ko mo, bago tayo dumiretso doon, ano? So, yung sinasabi mo kanina, kasi paulit-ulit mong nasasabi na sasaktan ka ng ahensya. Akala ko, sasaktan in the sense na parang gigipitin ka, ipipressure, ganun. Sasaktan no, physically. Physical, oo. Anong punto, anong bugso, anong damdamin ang nagtulak sa'yo na, ano, kumbaga, anong puntos ng pagkakataong yun na sukdulan na ang naging galit mo sa kanya, anong ginawa nitong amo mo? Well, yun nga, yung July 19, 1994 ng gabi, nung time na pinagtangka niya ako, but this time, of course, meron siyang kutsilyo. And habang nakatutok yung kutsilyo, na, sinasabi niya na yun nga, yung gaganon niya yung kutsilyo kapag ako ay sumigaw. Pero nung naalala ko yung pangarap sa akin ng nanay ko, na okay, mga anak ko, mas matutuwa pa ako makita kayong patay na lumalabang kaysa makita ko kayong nagpapaapil. So, na maiisip ko yan, di ba alin mamatay ako, wag lang siyang magtagumpay yung amo ko na may, you know, magawa niya yung gusto niyang mangyari. Kaya, doon ako nagkaroon ng lakas ng loob na, you know, sumigaw, pero salamat sa Diyos dahil imbis na, you know, idiin yung kutsilo sa leeg ko, binitewan niya at sinakal niya ako. Kaya yung 5 daliri ng amo ko nagmarka sa leeg ko sa pagkakasakal niya sa akin. Dahil yung isang kamay nga niya at pinipilit na matanggal yung underwear ko. Eh, naka-tights ako. Yung kulukulubot na tights. O, naging usong-uso yun. No? At saka nakapalda pa ako na mahaba. So, kaya nahihira pa siyang tanggalin. Hanggang yun na nagkaroon ako ng chance na makapako yung kutsilyo niya. And there's no choice kundi yun nga.
saksakin siya hanggang nagpambuno na kami. Hanggang yun na, namatay na siya. So itong kutsilyo na hawak ng amo mo, yun yung nagamit mo? Yes. Yeah. So ibig sabihin na agaw mo yun? Yeah, kasi malaki ba yung hindi ba malaking tao yung amo mo? Paano mo siya naagawan? Anong gaano ka kalakas mo? Di ba remember? Yeah, remember naka ano nakatutok yung kutsilyo. So nung sumigaw ako ng tulong, siguro nataranta siya. So para mapigil niya ako, ang ano niya is sakalin ako. So binitawan niya yung kutsilyo niya. So doon kaya ako nakuha yung kutsilyo niya, nakapako kasi. So, kasi pag siyempre nung sinasakal na niya ako, kaya nagmarka yung kamay, daliri niya sa liko. Dahil nung time na yun, either siya o ako na yan. So siyempre pag nandun ka na sa point na sinasakal ka ng isang tao na nakadagan sa'yo, anong gagawin mo? Siyempre magkakapaka-paka. No? Anything na pwede mong magamit against him. So, or her. So, yun ang nangyari. Yun ang nagawa ko. So, salamat sa Diyos dahil nung mga oras na yun, ako yung hinaya niyang mabuhay. Dahil yung pala may plano siya. Oo. Miss Sarah, alam ko na ito eh, napapag-usapan natin hindi para i-bring up at masaktan ka ulit kasi alam ko that is so traumatic, very tragic. Pero kasi binabalikan ko rin yung sarili ko when I was 15 years old. Ako ay third year high school, nag-e-enjoy lang sa buhay. Isip bata pa nga kung sabihin, tumatakbo pag may maniligo, pag may nagkaka-crush, umiiyak pa nga. Ikaw at that age, you went through a lot already. You've never been so physical, hindi ka pala away prior to that. No. Sa edad mo ngayon, Miss Sarah, yung naghahalo yung takot, it's either him or you. Kasi yung amo mo got 34 stubborns, tama ba? Yeah, yung 34 stubborns is yun yung according sa ano ng report ng mga police. But of course, isipin din natin na bansa nila yon, iba doon, Okay. Doon wala kang karapatan lalo na kung ikaw ay babae, lalo na kung ikaw ay domestic helper. So yung 34 stub, I don't know, hindi ko naman binilang kung ilan ang sila, kung ilang nagsaksak siya. But of course, marahil baka kahit yung mga gasgas kasi remember nagpambuno kami, nag-agaw kami ng kutsilyo. Marahil pati yung mga gasgas or anything, no? Ay kinaw na stab wounds, ano? So hindi natin alam po ano, but I respect their reports kasi report nila yung bansa nila yon. As much as possible, of course, lalo na sa lahi nila, talagang ipaglalaban nila yung kanilang poprotekta nila ang kanilang lahi. So I respect that, but of course on my side naman, I don't think na ganun ka ano dami ano, but again, hindi ko kasi binila. Yung kung ilan. Yes. Ang reason kasi ako naitanong na sabi ko kung 34, gaano ang nararamdaman mo at that time? Sobrang galit ba? Sobrang takot ba? Gusto kong... No. Kasi kapag nasa ganong time ka na, siguro kahit mag-interview ka na ibang tao na nakaranas sa ganong sitwasyon, kapag ikaw nasa bingit na ng kamatayan, it's yung kumbaga yung buhay mo, kailangan mo ipagtanggol ang buhay mo. Remember, at that time, hindi lang buhay ko ang pinagtatanggol ko, maging pangarap ko, maging pamilya ko. Yun ang nasa isip ko. So, nung time na yun na lumalaban ako, wala nga ako maisip kung hindi lumaban . Yun lang, wala, blanco. Well, hindi ko ma-explain kung anong nararamdaman ko. I don't even... nung time na as in nag-aagawa na kami, nagpapampuno kami, hindi ko naisip kung natatakot ako para sa sarili ko. Wala ka na mararamdaman na takot. Sa experience ko, kung hindi, ang naisip ko na kailangan mabuhay ako. So yun lang yun. Yun lang yung ano, I don't know sa iba, pero yung experience ko at that time, ganon, yun yung naramdaman ko. Wala akong naramdaman, lalo na nung pambamuno. Nung mga umpisa, yes, natatakot ka, natatakot ako, paano-ano. Pero nung time na nagpapambuno na kami, at nag-aagawan kami ng kutsilyo, sinasakal na niya ako, that's wala na akong ensure, parang blanco na, mayroon na lang akong naramdaman after nung nakalabas na ako ng kwarto, nakaligo na ako, and then doon ko naisip, tatika mo na, ito na, parang I know na buhay din yung kapalit sa
nangyari dahil kahit pa paano may idea ako kung ano ang batas sa Middle East dahil na sinusunod nila yung Quran, so buhay. So nung ano yan, bumulag ta, sabi mo nakaligo ka pa, o wala bang ibang tao doon sa bahay nung time na yon? May ibang tao, I believe nandoon yung anak niya na isa, pero kasi doon parang isang compound yun. So that's why na hindi niya ako maririnig o hindi kami maririnig because malayo yung kwarto niya, nakahiwalay sa mismong main house. So yeah, hindi kaya hindi maririnig. Hindi kagaya sa atin sa Pilipinas sa parang hindi kagaya sa atin na yung kapitbahay mo maririnig mo. Tapos semento pa 'yon. So nung yung sabi mo nakaligo ka na, paano? Sino nagsumbong? Paano ka hinuli ka? Dinakip? Yung mga ilang oras na tinaanap nila yung tatay nila dahil alam naman nila ang routine ng tatay nila. Nakita nila wala pa siya doon sa kung saan siya laging nakaupo sa sala. And then tinanong nila ako. Siyempre, una kong ginawa, dininay ko na hindi ko alam kung nasaan siya. Alam ko, pag sinabi ko, papatayin din nila ako. Hanggang sinundo ako ng dalawang Filipina na kapitbahay nga namin yung tumutulong sa akin dahil hirap ako sa pagkain sa bahay na employer ko. So sometimes, dinadala na ako ng pagkain. O minsan, sinusundo nila ako para iyayain na kumain. Pinapaalam nila ako sa employer ko, which is pinapayagan naman. So saan mo iniwan yung katawan? Siyempre, nandun lang siya sa kwarto niya. Ah, hindi mo siya inatak, hindi mo siya binalutan ng kumo kasi wala, napapanood ko sa movies eh. So iniwan mo lang siya? Na. Of course, nandun lang. Kung nasaan siya, nandun lang siya. Hindi ko, of course, ginalaw. And then, yun na nga, nung hinahanap na nila, hindi na nila mahanap hanggang tumawag na sila ng police. Nung, kasi nga, nandun ako sa kapitbahay, kumakain kami ng dinner, hindi ko rin kinuwento dun sa mga kasama kong Pilipina. Kasi may ilig ako sa movie eh. Nakakapanood ako, di ba, pag kinukwento ng ano, hindi nadadama yung so ayaw ko sila madamay, in short. So hindi ko kinento. Hanggang sinundo na ako ng anak, yung bunso, doon sabi niya, umuwi ka na. And then, pag, so alam ko na yon ano. Ang worried ko lang at the time is yung nga, yung interpreter. Kailangan ko na interpreter na, para, dahil syempre hindi naman ako marunong o ganun ano pa sa kanilang language. Yes, Arabic. So pag-uwi ko nakita ko na nagiyakan na yung ano. So alam ko na nakita na nila. So yun nga pinakita na nga sa akin. Nakita nila yung amo ko na walang saplot, walang ano. And then yun na. Tinatanong nila ako, of course, hindi mo na ako nagkukwento hanggang dumating na yung chief of police. So doon ako nagkukwento. And then thank be to God, may yung chief of police doon asawa niya o girlfriend niya Filipina, kaya inano niya ako, sila yung tumawag sa Philippine embassy natin doon na mayroon isang 14 years old na nakapatay ng employer, kaya agad ang Philippine embassy natin ay nakakumilos from Abu Dhabi pa sila, dinalaw agad ako sa Al-Ain UAE, and then yun na inasikaso na nila yung kaso ko. And that time pa, mas mahirap kasi wala namang social media, no? Walang ibang form of communication. Yes. So talagang ano, kami noon, nasa Pilipinas ako, so nasa Manila, yun nga, college nga ako. So iyan ay tinututukan lang namin ang balitang yan through TV, news, and radio. So ganun lang siya. Kaya kumbaga nag-aabang lang kami ng mga updates through TV. Walang social media na nauuna pa sa balita. Yes. Ganon. Correct. So bago natin ituloy, talagang hangang-hanga ako dun sa kabuuan ba ng loob mo. Napakabuo ng loob mo. Eh hindi ko alam kung sa edad kong yun ay kakayanin kong mag-isip ng ganon. At still makompose mo ba yung sarili mo? Ganon. So, nung dinala ka na, so, tumakbo na yung kaso. Yes, tumakbo na. Yung sa nabanggit mo na kung ikaw yun, hindi mo kaya. Kasi, siyempre, iba-iba tayo. Ako lumaki ako sa Mindanao. Yung pamilya namin, iba.
Ang nanay at tatay ko lagi magulo, nag-aaway. At sa pag nag-aaway sila, hindi yung sigawan lang, kada physical, nag-aaway sila. Sometimes na witness ko ang nanay ko, sinaksak niya yung tatay ko, as in, nakita ko yung dugo, nakita ko yung kutsilyo. So somehow, by God's grace na rin, na talaga the Lord prepared my heart, prepared my mind, prepared me for something na mangyayari sa akin. Kaya alam ko maraming nagtataka na kung ako yun, baka may matay ako, kung ako yun, baka hindi ko na alam, kung ako yun, natutulala na ako. Because iba-iba nga tayo ng kinalakan. And I thank God dahil somehow hindi rin aksidente kung bakit ganon yung na-witness ko, na-experience ko sa pamilya ko, dahil na naihanda nga ako emotionally, na kumbaga hindi na ako natutulala o makakita ng dugo o ng ano, dahil na nakita ko yung na-witness ko na yun sa nanay at tatay ko. Hindi ko lang of course akalain, of course, na ganun pa ganun yung dadatnan ko doon sa aking employer. So somehow sa now I realize na kung paano orkestra ng buhay natin ng Panginoon. Talagang the Lord says, my ways is not your ways and my thoughts is not your thoughts. So kahit kailan hindi natin maintindihan talaga how the Lord moves hanggang hindi natin ma-experience isang bagay. Yes. So yung unang sentence sa'yo ay life sentence or yung 7 years? Of yung una kasi 7 years because in-credit nila yung that I was raped. Tapos nabi ko naman sa kanila, hindi ako na-rape. And then, nung nag-file ng case, inapila uli ng mga pamilya ng employer ko, doon naman na inano yung death penalty by firing squad. And then, nag-apila naman ng ating gobyerno. Kaya, and thank be to God, dahil yung mga anak ng o pamilya ng employer ko, pinatawad nila ako, which is very important kapag katulad nung naging case ko. At the same time, napatunayan na talagang ako ay minor o bata nung mangyari yung insidente at hindi 28 years old according doon sa full sa pasaporte ko, no? Kaya yun ang malaking naging tulong na ginamit ng Lord para bumaba yung aking sentensya. And then, kung firing squad, gaano lang katagal yan at isasagawa kung hindi naka-apila ng ganun, kung hindi na ibaba the soonest time? Well, ang alam ko doon sa Middle East, may mga instance na may mga sentensyado doon na death penalty ng mga lalaking nakakulong. Doon talaga daw, hindi mo alam kung kailang anong oras, anong araw ka i-execute, dahil nga iniiwasan nila, lalo na kung death penalty, iniiwasan nila na baka magpakamatay yung ano, or alam mo yun, magwala or something. So it's a surprise actually, ganun daw doon. According sa mga guard na yung mga babaeng sa dyan, ang tawag naman yun, yung mga nag-guard sa amin, at saka yung mga local na nakakulong doon sa na mga babaeng Arabo na nakakulong doon na alam nila yung nangyayari doon, kumbaga, dahil matagal na sila doon. So yun yung kwento nila sa atin. At bukod doon sa blood money na, you know, yun yung inas nila nung family na ibinigay nyo naman, pero nakaranas ka pa rin ng 20 ba na stroke ng baston, ano to, yung palo ng baston, tama ba yun? It's ang ginagamit nila yung yantok na rata na pabilog. Kung paano nila pinapatakbo yung camel, pinapalo, ginagamit na kamalo yun? Ng camel para tumakbo. Yun, of course, masakit dahil nga yantok na. At hindi lang 20 lashes yung kung hindi 100 lashes. 20 lashes a day for 5 days. So yun. Yun ang ipinarana sa'yo? Natikman mo lahat yun? Oh, yes, of course. Oo. Kasi kasama yun sa ano ko, sentensya ko eh. Saan nilalatay? Sa puwet? Sa legs? Saan? Sa likod at saka sa may bandang puwet. So, dalawa. Ganun. Ay, talaga naman po. Kung yung mga tao ngayon ay nagrereklamo na, ay, magsasaing na naman ako. Ay, ligpitan namin sa kinainan. Pag maisip mo yung mga tao na, kagaya ng kay Miss Sarah, mga sweethearts, tingnan nyo kung hindi nyo iisipin na mabuti nga yan lang ang gagawin mo. Mabuti nga walang kapalit na buhay, walang kapalit na pangarap.
Eh kung mahina-hina kayo ang loob, 'di ba? Talaga naman. Eh, yun nga minsan eh, 'di ba? We have to look at someone else's experience bago tayo magreklamo para isipin mo, do you have the reason to complain? At eto pa ang isa, no? Sumasang-ayon ka ba sa akin ni Sarah na may mga bagay na kapag daw nakapagpatawad ka na, napatawad mo na yung sarili mo, napatawad mo yung mga tao, napatawad mo na yung sitwasyon, at tinanggap mo na na it happened kasi may ibang tao in denial until now, hindi, huwag natin pag-usapan, hindi, ayokong harapin. And then, by mere mention of the places, of the situation, of the people, ayaw mong may maririnig. Pero naikukwento mo, which means, maluwag na sa kalooban mo na ito yung nangyari sa akin. And you're willing to share so that some people, no, kung hindi man lahat, ay may mapulot sa aral na nangyari sa'yo. Were there instances, Miss Sarah, na parang nag-regret ka? Hindi na lang sana ako umalis ng ibang bansa. Hindi na lang sana ako namasukan. May ganun ka ba? Or hindi ko na lang sana ginanon yung amo ko. May ganun ka ba? Nung mga una, yung pag-uwi ko dyan sa Pilipinas, and then may mga nangyari na naman, na mga maling desisyon na nagawa ko, doon ko naisip na sana hindi na lang ako nakauwing buhay. Ganun, kung ganito lang pala yung buhay na mararanasan ko pagdating dito. So yung may mga thoughts akong ganun, pero yung pagsisiyan ko, yung pagpunta ko sa Middle East, or even yung pagtatanggol ko sa sarili ko laban sa employer ko, hindi ko pinagsisihan yon. Dahil kung mauulit muli, ganun pa rin ang gagawin ko, ipagtatanggol ko pa rin ang sarili ko dahil karapatan natin yon. The reason why na I'm so vocal na ngayon, Ina, na i-share yung testimony ko, kasi nga, nung mga first time din na ayoko, nung una kong uwi, ayokong mga interview, may irritable ako, ayoko, alam mo yung ganun? Kasi nga, ayoko mapag-usapan because nga, katulad na sinabi, hindi pa ako healed. Pero by God's grace nga, sa mga nakatulong sa akin, yung pagsalang ko sa mga counseling, psychiatrist, you know, yung mga inner healing sa Christian community, you know, malaking bagay na, you know, makilala ko yung sarili ko, matanggap ko kung ano yung sitwasyon, kung ano yung mga nangyari, no? At higit sa lahat, Ina, is yung tinanggap ko yung kapatawaran ng Panginoon sa buhay ko. But before mangyari, kailangan mag-repent muna ako. Humingi muna ako ng kapatawaran sa Diyos. At siyempre, sabi naman sa Bible, pag tayo lumapit, humingi ng kapatawaran sa Kanya, papatawarin niya tayo. Kaya tinanggap ko mula sa puso ko yung kapatawaran. At the same time, vice versa, pinatawad ko rin lahat ng mga tao, even yung employer ko, even yung mga tao na nakasakit sa akin. Dahil nakita ko nga, Ina, no, na napakalaga pala yung ganun na sitwasyon. Dahil para magkaroon ka ng hilig talaga sa puso mo, ano, kung hindi ka magpapatawad, wala, kung in denial ka sa mga sitwasyon, sa mga nangyari sa buhay mo, walang mangyayaring healing, ano. So ang first step talaga is yung acceptance. Yes. And ask for forgiveness sa Lord, and tanggapin yung kapatawaran na binigay niya, and move on. Now, which is, I praise God, dahil yun ang nangyari sa buhay ko. Every time I got invited ngayon sa mga interviews and everything, yes, I'm very open na i-share yung testimony ko, because every time na sinishare ko yung story ko, Ina, no, sometimes nagiging emotional ako, but it's not because ayoko, but it's more on joy, no, ang nararamdaman ko. Dahil lalo ko, every time I share ko yung testimony ko, parang alam mo yun, nire-remind uli sa akin ng Lord. Ito. Kung nare-remind sa akin, ano, kung paano ako iningatan ng Panginoon. Kasi even me mismo, no, Ina, pag binabalikan ko yung nakaraan ko, no, parang na-amaze din ako. Hindi sa sarili ko, kung hindi sa Diyos. Mm-mm. Kung paano niya pala ako iningatan at pinoprotektahan. So, that's why now I love sharing my story. Dahil tulad ng sinasabi ko lagi, it's not about me anymore. It's about God's story in my life, kung paano niya ako iningatan. Dahil kung sarili ko lang kakayahan, sarili kong pag-iisip, sarili kong talino, ay hindi ko makakaya. Alam ko
na hindi ko makakaya, hindi ko masusurvive yung mga pinagdaanan ko. Even emotionally, mentally, and spiritually, hindi ko kaya. But I give the credit sa Panginoon kung gaano niya ako iningatan. And I praise God for that. May isang question ako sa'yo, Miss Sarah. Sabi mo, parang hanggang grade 5 ka lang nag-aral. Tama ba? Yes. Did you ever pursue further studies? Kasi the way ka magsalita, probably because of the parang experience taught you to be wiser. Parang yun ang nararamdaman ko. Pero did you even pursue further studies? Kasi maganda ka magsalita. Para kang nakapag-aral ng kolehiyo. Nagano ako dahil gusto kong pagpatuloy, ang bala ko talaga, ang pangarap ko talaga maging lawyer, so meron na akong fans na itinayo o binigay sa akin ng the late Senator Fernan para sa pag ako ay nag-aral ng lawyer, ng law. So ang ginawa ko, nag-take from grade 5, kumuha ko ng acceleration exam sa ating Department of Education. So na-accelerate ako ng fourth year high school hanggang nakagraduate ako ng high school din. Nag-college ako, dahil may nagbigay din sa akin ng AMA Computer College, nagbigay din ako ng scholarship. Pero dahil nga sa mga maling desisyon at maling desisyon ko, mga pagkakamali na ginawa ko sa buhay ko, hindi ako na out of focus ako, kaya hindi ako nakapagpatuloy sa aking pag-aaral sa law. So sa college, ang kinuha ko ay mass communication, hanggang at second year college lang ako, hindi ko na natapos yung college, yung makagraduate ng college talaga. Currently, ilan ang anak mo? Ilan silang anak mo ngayon? Well, sa ngayon, anim sila. Ito yung bunso ko, si Arya. She's 2 years old. Pantutri na, so December 5. Ayan. Hi. Advance happy birthday! Oh my God, it's baby. Yeah, say thank you. Thank you. Thank you. Yung eldest mo is apparently anak ni Mr. Clavio, no? Yes. So, the whole time ba, alam ba ng anak mo yung totoong story? Yes, alam niya. Wala kong tinatago sa mga anak ko. They're very open. Pero nung time na yun, hindi pa naman siya, wala pa siyang asawa. Wala pa rin siyang anak. Mayroon na. Mayroon ng asawa, may mga anak na, may pamilya na. So talaga pa lang, kung mag-file ka pala ng, charges against him, may talaga siya, may tulong. Mayroon. Marami nga. Even yung mga kalaban niya sa politika dati. Pwede na kinakausap ako para mag-file ng case. Ang dami na may mga promise na susuportahan nila ako kung magkano yung support ni Arnold. Dudublihin nila, tapos sila na magpo-provide ng lawyer, everything. Alam ko naman na kalaban yun. Kaya ganun sila sa akin. So, hindi ako nagpapagamit sa ganun. Kung may gagawin man ako, decision ko, not because of ano. Pero nitong lumabas na yung pangalan niya na talaga, although aware naman siya siguro, no? Na siya, nag-reach out ba siya sa'yo? No, hindi. Yun ang hindi niya gagawin. I know him. Paano. So, hindi yun. Pero yung asawa niya nag-reach out sa akin before that. Nag-message na pinapatawad na niya ako. Now, which is good na I feel good dahil at least nalaman ko na pinatawad niya ako. I mean, katulad ng ibang sabi ng iba, hindi na, dapat wala naman daw yung minakapatawad. Dahil ako nga, bata lang ako, sinamantala lang ako. But of course, nasaktan pa rin yung tao. May pamilya, di ba? It's asawa pa rin yun. So, malaking bagay sa akin na malaman ko na pinatawad niya ako. Yes. Napakahabang kwento at napakahaba pa ng lakbayin kasi for sure, sa dami ng mga pinagdaanan mo sa buhay at itong mga programs na gusto mong ialay, hindi lang sa ating mga kababayan, kundi sa mga kapwa-tao, di ba? Para isipin natin na use your life not just to enjoy, yung talagang parang i-enjoy lang, but make it worthy, di ba? Yes. Parang magkaroon ng kabuluhan. Kasi imagine mo, ang dami-daming taong gusto mabuhay, and like you chose to live, you chose to survive because you believe na meron ka pang buhay ahead of you, di ba? And you're also a singer, tama? Mahilig lang talaga ako kumanta. Mahilig ako kumanta. Oo, tapos yung pag-uwi ko, isa sa mga naging therapy ko, kumbaga,
nakatulong sa akin to gain my self-confidence ko is yung pagkanta-kanta. I was given a scholarship ng dating administrator ng OWA, si Administrator Wilhelm Soriano, ng scholarship para mag-aral ng voice lessons sa Center for Pop Music Philippines. So si Tito Butch Albarracin, siya, yeah, siya yung naging first manager ko. At somehow nag-train din sa akin at yung iba pa niya mga si Coach Merylis at yung iba pa niya mga ano tauhan. Somehow para nag-open din ng doors, no? Somehow, ha? Kasi ang name na Sarah Palabagan ay naging parang, ha, Sarah, yung parang alam agad ng mga tao. And then yung naging yung story mo ay naging isang movie pa. Ibina Morales yung gumanap, pero yung diba? Director Joel Lamangan. Oh, Joel Lamangan. The late Joel Lamangan. Joel Lamangan, o. Oh, Under River Films. And then, itatanong ko rin, kasi parang nagkaroon ka rin ng stint na parang napasama ka kay Jerry Halliwell na, you know, member na Spice Girls. Ano naman ito? Anong naging connection niya? Paano ka na? Bali, in-interview lang niya ako dahil parang naging isa siya, naging, ano, women ambassador siya. Ambassador siya for women ng UN yata yun or sa isang organisasyon. So, in-interview niya ako sa Women's Correctional. Doon niya ako in-interview. Saan? Sa, pumunta siya ng Philippines? Sa Philippines. Ah. Yes, sa Mandaluyong. Ang story mo ay patuloy na ginagawa kasi hindi naman doon nagtapos, di ba? Lagi ko nga sinasabi sa mga anak ko na yung quote ng Anonymous na the smart men learn from their mistakes. Yes. But the wisest men learn from other mistakes. So lagi kong sinasabi sa mga anak ko actually na hindi nyo na kailangan maranasan pa yung naranasan ko, yung mga pangit na pwede nyo maranasan para lang matuto kayo. Dahil matuto lang kayo, ang kailangan nila matuto lang kayo makinig, no? At marami kayong matututunan sa mga naging karanasan ko o even sa karanasan ng iba. Sa lahat ng mga experiences mo, Miss Sarah, no? Ano ang mensaheng gusto mong iparating sa ating manonood? Again, maraming salamat, Ina, for inviting me. Isang karangalan na may i-share ko yung aking story sa iba, and I hope and I pray na sa mga viewers mo, eh, mayroong ma-encourage, ma-inspired, at kaya matutunan nila yung mga pagkakamali ko, no? Kung ano yung mga mali ko na nagawa nang sa ganun hindi na mangyari sa kanila. So, katulad yung ang ating pananaw sa Sari-Sara sa programa ko ng lahat ng kwento ay maalaga, malit man to, ano, dahil pwedeng kapulutan ng aral, inspirasyon, at yun nga, lesson ng mga viewers na nakikinig. Again po sa lahat po, marahil isa po kayo noon sa mga nagdarasal sa akin noon ng mga panahon ako ay nasa kagipitan, ako ay nakakulong, ako ay nasintensya ng death penalty. Gusto ko pong parating sa inyo personally ang aking pasasalamat. Maraming salamat sa inyong mga panalangin dahil dininig po kayo ng ating Panginoon. At ang kagandang po nito, hindi lang po kayo niligtas sa parusang kamatayan. Kung hindi niligtas niya ako spiritually dahil nakilala ko siya, nagkaroon ako ng tama at personal na relasyon sa kanya ngayon. Marami man akong pinagdaanan, pagkakamali na nagawa, but thank be to God dahil sabi nga, kapag tayo ay nag-repent, humingi ng kapatawaran, ay papapatawarin niya tayo. At salamat po dahil sa Panginoon, nagkaroon ng saysay ang buhay ko. At ngayon po ay kung noon ang pangarap ko lang ang makatulong financially sa mga pamilya ko, magulang ko, ngayon po ang pangarap ko ay matupad ko, ma-fulfill ko yung mission, yung purpose niya po sa buhay ko. Kaya again po, marahil may mga nararanasan po kayo mga problema, pagsubok, lalo na po sa panahon natin ngayon, sino ba ang walang struggle, walang problema? Lahat buong mundo nagkakaroon ng mga problema mentally, emotionally, you know, and even spiritually, you know, or financially, you know.
So, dahil sa pandemic na kinakaharap natin ngayon. So, gusto ko lang po kayong bigyan ng isang word, no, na talagang hanggang ngayon yung pong pinangawakan ko, kahit ano pa man po ang inyong pinagdadaanan, magpakatatag lang po tayo, magpakatatag tayo sa Panginoon. Pangawakan po natin ang kanyang mga pangako. Lagi niyo pong tatandaan, sabi nga ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong nabibigatan at nahihirapan sa inyong pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingaan. Tunay nga po, natutuo yun dahil sa buhay ko po, hindi po perfecto ang buhay ko, may mga problema din, may mga struggle akong kinakarap, no? Personally, sa family, or even sa mga ano, mga ginagawa po natin, mga kaibigan, apektado din tayo ng ibang mga kaibigan natin na nagkakaroon ng problema, nangangailangan ng tulong, you know. But you know, kahit ano pa man ang nangyayari, no? Deep in my heart, I have peace of mind. I have joy dahil alam ko na whatever happened to me, alam ko po na ang buhay ko ay hawak ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat po. And again, Jesus Christ loves you. Maraming salamat. God bless us all. Thank you so much, Miss Sarah. So, ang linaw-linaw na po, the reason why God made you live and survive during those times is because you still have a mission to fulfill. Yun. May mission ka at kailangan ka niya. So, thank you and God bless you, Miss Sarah. At gaya ng mga lagi ko sinasabi sa iyo, sweethearts, always be grateful for all the blessings, big and small. Be positive, stay happy, be kind, and choose to be kind. God bless and take care. Bye-bye. God bless.